This is Joven Reyes Vlog and welcome to my channel. Hi! Kumusta po kayo? Ako nga pala si Joven, isang OFW na kabase dito sa Kuwait. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking uploaded videos. In this video, isi-share ko sa inyo kung paano patabain ang pusa. Tulad nito, at isi-share ko din sa inyo kung paano namin pinapakain yung mga alaga naming pusa, yung kanilang dry food at wet food. Marami na kaming mga na-try na dry cat food na pinapakain sa aming alagang pusa. Na-try namin yung Friskies, yung Classic Pets, yung Mito, at saka yung Michu. Isa sa mga nagustuhan na cat dry food ng aming mga alagang pusa ay yung Mito Chicken with Rice at saka yung Michu Chicken with Rice. At nasubukan din namin yung Bunasibo Chicken with Rice, yung parang tulad nito. Isa sa pinakamaganda na pagkain na binili namin para sa aming mga alagang pusa ay yung cat dry food na Mito, Michu at saka yung Bunasibo. At dahil wala na kaming mabiling Mito, ay naghanap kami ng ibang klase na cat dry food na ipapakain sa aming alagang pusa. At ito na ngayon yung pinapakain naming cat dry food para sa aming mga 20 na pusa. Ito yung Reflex. Yan. Ito ay adult cat food. High quality siya. Meron siyang omega 3 and omega 6. Ito ay chicken with rice. Isa pang dahilan kaya mataba yung alaga naming pusa ay minimix namin yung adult cat food at yung kitten na dry food para sa mga pusa. Yung kitten na dry food na hinalo namin ay pares lang sila ng brand, Reflex din. At ito naman yung storage ng kanilang cat dry food. Yan dito, yan. Dito namin siya nilalagay para manatiling crunchy yung kanilang cat dry food. Tatlo yung storage namin na ganito at good for 1 month na nilang kakainin. Sa umaga pala naming pinapakain yung alaga naming pusa ng cat dry food at kapag kami ay pupunta sa trabaho ay iniwan namin ng cat dry food yung itong bowl na to. Iniiwanan namin sila ng pagkain para kung sila ay magutom ay mayroon silang kakainin. At ito naman yung pinapakain namin na wet food, itong Meglier Gato. With chicken and turkey siya at yung texture ng wet food ay pati yung para siyang meatloaf. Ayaw kasi ng aming alagang pusa yung chunks. At meron pa kaming isa pang pinapakain na wet food, Meglier Gato din at yung flavor naman niya ay veal para silang pati. Pinapakain naman namin yung mga alaga naming pusa ng wet food sa gabi. Yung sa routine naman sa kanilang pagkain ay sa umaga, alas 7 ng umaga ay pinapakain namin sila ng dry food at iniiwanan namin sila ng dry food kapag kami ay pumapasok sa aming trabaho. Pagkahapon naman ay pinapakain namin sila ng wet food at sa gabi naman ay iniiwanan pa rin namin yung kanilang bowl ng dry food. At meron pala akong isa pang pinapakain sa kanila, once a week ko silang pinaglulutoan ng chicken na may kalabasa. Alternate yon kung hindi chicken ay yung beef with kalabasa naman. Nilalaga ko lang yung manok at yung kalabasa at yung baka at hindi ko siya inaloan ng any kind of preservative gaya ng asin at paminta. At pagkatapos nun ay hinihiwa ko lang ng maliliit yung manok at yung baka. At yung kalabasa naman ay ini-smash ko siya. At pinagsasama ko lang yung nahiwang maliliit na manok at yung na-smash na kalabasa at saka ako pinapakain sa kanila.
gustong-gusto nila yung chicken with kalabasa. At isa pang dahilan kaya mataba yung mga alaga naming pusa, especially sa mga male cats namin, ay mga kapon na sila. Dahil pagka kinapon sila ay magiging healthy sila, medyo may katamaran at hindi na sila active. Palagi silang tulog at may ganang kumain. Isa pang dahilan kaya mataba yung alaga naming pusa ay healthy sila dahil meron silang vaccination. Kung kayo ay may alaga palang pusa, ay mas mahalaga na dalhin natin sila sa veterinarian para magkaroon sila ng check-up at yung vaccination. Kung dadalhin natin sila sa veterinary clinic at doon natin sila pabakunahan, ay bibigyan sila ng veterinary card ng tulad nito, gaya ng sa amin. At mas maganda na meron sila nito para mamonitor natin sila kung kailan ulit yung kanilang next na vaccination. Isa pang dahilan kaya healthy at mataba yung mga alaga naming pusa ay tinitreat namin sila as part of our family. Pinoprovide namin yung kanilang special needs, pinapakain namin sila ng healthy cat food at pinibigyan namin sila ng freedom and space dito sa aming bahay. At para manatili yung gana nila sa pagkain ay pinapainom namin araw-araw ng kanilang vitamins. At hinaluan namin yung kanilang pagkain ng food supplement tulad ng moringa powder at yung powder chicken. At sinisiguro namin na mayroong laging laman na tubig yung kanilang drinking fountain at yung bowl ng kanilang tubigan. Yan lang yung may share ko yung mga ginagawa namin kung bakit mataba yung mga alaga naming pusa. At kung kayo ay naghahanap ng mga produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay bumili na kayo sa aming Shopee account. Ang Shopee account name namin ay LoveRefer20. Nagtitinda kami ng mga food supplement gaya ng pinakita ko kanina, moringa powder, powder chicken, Elsebit Plus vitamins, at Madrid Cacao products, at mga iba pang mga produkto para sa inyong alagang pusa at aso. At ilalagay ko din yung link ng aming Shopee account sa may description box. Dito na po nagtatapos itong vlog na ito. Kung nagustuhan mo itong video na to, ay huwag mo kalimutan mag-like at i-share din ito sa iyong social media account. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking uploaded videos. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!